Mga kabayan, nandito tayo ngayon sa Kabayan Night Market dito sa Muracabat. Malapit lang sila sa Coraldera Hotel, kaya napakadali niyang hanapin. At kaya sa mga kababayan natin dyan na mahilig po mag-billiard, sobrang laki ng area nila dito para sa bilyaran. Siyempre may mga entertainment din. At lahat ng gusto mo na isha-shopping available dito. Pero siyempre hindi mawawala ang kainan. Kaya naman dadalawin natin ang hot plates at titikman natin kung gaano kasarap ang kanilang pagkain Pinoy. Kaya sama kayo sa akin. Let's go! Okay, and the best time, syempre ang eating time na. Titikman na natin ang isa-isa sa mga sizzling plates na meron sila dito. Ito, 'di ba, presentation pa lang kanina. Talaga naman, 'di ba? Talaga totoong nasa sizzling plates sila at talagang sobrang ganda ng kanilang presentation. So now, let's eat. Okay, so ito. Kailangan natin ng rice. Grabe ang ilalamlam niya. Talaga mapapa-rice ka. So, sobrang sarap. Next naman, ang kanilang tapa tips. Yung una natikman natin kanina ay kanilang sisig. So, ngayon, ito na guys. So, wow. Diba, napaka-creamy. Pero tingnan natin kung gaano kalambot ang kanilang meat. So, kainin muna natin without the rice. Alam mo, panalo dito ang kanilang pinaka-cream na inaad sa kanilang mga sizzling plate. Ang labot ng karne. In fairness, ang labot ng karne ha. Sarap. Ito na. Kanilang chicken fingertips. Ang sarap ng chicken, para sa kahawi ng isang kilalang fried chicken company na alam ko. Okay, so ito na. So nakikita natin guys, I love mushroom. Pero this time, ang kailang steak, burger steak na tinatawag. So available yan dito. So let's try. Talagang sana lang masarap talaga to, kasi isa sa mga favorite ko to yan. Pwede! Pero mukhang bitin sa akin to, sa sobrang dami ko o sa sobrang lakas kong kumain ng burger steak na may mushroom, panalo. Eto na, habang mainit-init pa siya, kanina talaga namang umuusok pa na siniserve sa atin, ano? So, let's do it. Wow. Actually, malambot na yung meat nila guys eh. Game. Wow. Well, aside from very affordable ang kanilang mga pagkain dito sa hot plates, syempre guys, sino ba naman ang ayaw ng unlimited pa ang gravy? Diba, gravy pa lang, ulam na. Ayan, sa mga mahilig dyan sa mga street foods, dito rin yung sikat na baga ng baka. At syempre kung gusto mo naman mag-light snacks ka lang, pero I don't think na light snacks ito. Ito ang kanilang Zinger Burger. Ayan, talaga naman may fried chicken sa loob. At saka syempre mayroong fries. Ako ka naman, burger lover talaga ako. Kaya ko mabuhay ng burger everyday. Sabi sa'yo eh, yung chicken na dito, familiar talaga siya. Kasing lasa siya ng isang kilala nating chicken brand. Sarap. Okay, ngayon naman kasama natin ang nag-iisang may-ari syempre ng hot place dito sa Kabayan Night Market. Walang iba kundi si Sir Robby. And kumusta? Okay lang, sir. Ayan, ito mukhang artistahin yan dito, no? Pero ito, Sir Robby, share mo naman, bakit of all possible na mga restaurant concept na gusto mong itayo, bakit hot plates or mga sizzling? Sir, most likely, di ba mga Pinoy may init sila kumain sa talagang sizzling plates. Totoo. Uso-uso sa Pilipinas. Mga
Eh, halos lahat dito sa Moracabat at Riga. Oo. Halos lahat Pilipino. Ayan, so talagang pasok na pasok to sa market, dito sa night market, ano. Pero ikaw, yung background mo, are you into cooking ba? Or nasa family nyo yung mag-run ng mga restaurants? Yes, yung ate ko. Okay. Sa pala yun. Okay. Ayan. So ito naman para naman sa mga timings nila, kasi maaring ilan sa mga viewers nila hindi sila aware, anong oras nagbubukas ang hot plates and until what time yung last order nyo? Ngayon kasi nagbubukas siya ng 6 p.m. Kasi 6 p.m. Kasi nga, di ba, Ramadan. Oo. Or kung nag-sunset, no? Hanggang 2 p.m. siya. Mm-hmm. Pero pag after Ramadan, nagbubukas siya ng 4 p.m. Ayun. Okay, so maraming maraming salamat. Ayan, thank you so much. Sa napakasarap ng mga famous sizzling food ng mga Pinoy dito sa Moracabat area. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay.